Ako po si Rolando Adriano, taga Montalban. Nung lumipat po kami dito last year, doon lang po kami nag-umpisa itong March lang kami nag-umpisa mag-alaga. Ito po, first time po namin mag-alaga ng ganyang karami. Eh, sa ngayon po, medyo talagang marami pa kaming dapat malaman na sa mga salarangan na to, hindi pa kami sanay. Pero sa tulong po ng Atobe, unti-unti pong nakikita namin yung magandang dulot nito, yung naitutulong sa amin. Tulad po sa mga sakit, medyo mas matibay po sila. Ganun po. Dati po kasi ako, contractor po ako. Matagal po akong nakontrata, ilang taon. Pero nung lumipat po kami dito sa lugar na to, medyo nawalan na po ako ng oras para bumalik uli sa pangontrata. Kaya naisipan po na lang po namin mag-asawa, mag-alaga na lang ng baboy. Eh, nung maliit naman po kami, mayroon naman akong konting experience, mga pa isa-isa, dalawa, tatlong baboy. Pero ito pong ganitong karami, ngayon lang po, dito lang po. Binibenta po namin. Buhay po. May mga buyer po na mga pumupunta po doon dito. Pero first time pa lang po namin magbebenta kasi unang alaga pa lang po namin. Sa ngayon po, may 30 ulo po kami ngayon. Awas, may paalaga pa po akong 23 piraso doon sa kapitbahay ko. Nung binili po kasi namin yung mga biik, napansin po namin yung mga dumi nila, malalangaw. Sobrang langaw, mabaho. Maamoy. After mga 1 week or 2 weeks, nawawala na yung mga langaw, hindi na siya dinadapuan. At yung amoy po, nawawala na po. Nababawasan na po yung amoy. Yung amoy po, kahit pag nagwawalis ka po, ano mo eh, matotolerate mo yung amoy. Baliwala na lang eh. Ang masakit lang po talaga sa ilong yung ihi nila. Pero yung dumi o mismo, wala akong gaanong amoy. Hindi lang po maiwasan talaga na minsan mayroong magdudumi, pero mabalis po na mamawala. Siguro nai-stress lang siya o ano. Pero naagapan ko naman. Kasi nga po, dito nga po, sa kapitbahay ko po, nagkaroon po na outbreak talaga dito. Marami namatayan ng mga baboy. Ako lang yata ang hindi namatayan. Pero nagkasakit din po. Pero naagapan ko. Naagapan ko po. Purong pits po kami. Ginagamit po namin pit roll up. Yan lang po, mula nung mabili namin hanggang sa grower stage. Pero nakamixture po sila lahat ng atobe. Yung dating mga matatamlay, madali po siyang gumaling sa sakit. Konting, may kailangan ng konting gamot. At yung sa atobe po, parang mabilis po siyang makarecover sa sakit. Nakakahabol po agad. Magana silang kumain, maliliksin, makukulit. Sa ngayon po kasi, hindi pa kami nakapagbenta. Pero sa tingin pa naman po namin, parang ahead po kami sa mga ibang nag-aalaga dito. Kasi may nagsasabi po dito, mga kapitbahay namin, pag pumupas po dito, nakikita yung mga alaga namin, mas magaganda daw at mas malalaki kaysa sa mga ibang alaga nila dyan sa labas na hindi ginagamitan ng atobe. Yung pag mga maliliit pa lang po, bawang mga pre-starter stage, 10 grams per kilo feeds ang hinahalo ko. Tapos pag medyo mayroong may sakit, medyo nagdadagdag ako ng konti, mga 5 grams na halo ko para mas dumami yung dosage. And after nun po, pag mga medyo normal na, after 2 weeks siguro, normal na po ng halo, 5 grams per kilo feeds na lang ginagawa ko. Hanggang sa lumaki po. Puro ganun po ng ganun. Depende po sa edad. Pag pre-starter, ang isang feeds po, ang isang baboy po, pinapakain ko po ng mga 500 grams sa maghapon. Bali, pag 10 po, nakakalimang kilo sila. Ini-divide ko na lang po yun kung ilang pakain ang gusto ko. Dati po kasi hindi mo lang po ako nag-alaga nang walang atobi. Nung mag-umpisa po ako, umpisa na rin po nung may atobi. Ganun po. Dito po, sa lugar namin dito. Mapaho po, nung time po talaga ng bagong kuha ko. Kasi po nung, syempre, kinuha ko po sa ibang piggery yan, hindi mo sila gumagamit ng atobe. Kaya iba po amoy talaga. At kitang-kita mo po, nilalangaw talaga yung mga dumi nila. May catch basin po akong ginawa. Talagang wala po talagang may nareklamo mga tao. Bukod po dun sa technology ng atobe na sinasabi na nalilesin yung amoy,
talagang meron pa rin akong ano, extra ano na talagang naka-cut spacing sila. Naka-cut sa ano na sila, septic tank. Pero bala ko po maggawa ng ano yung digester. Isa pa akong project na gusto kong gawin eh, ano yung aquaculture. So po mag-alaga tilapia, tsaka subo. Gagamitan ko na ato. Apo, eh yung space po na to, gagawin ko po yan. Yung may ano, walang lilim yung sabi. Sa kulungan po kasi gumamit ako ng mga 100, halos 200,000 na po nagastos sa kulungan. Eh yung unang po sa baboy, sa ano, nasa halos 80,000 na baboy. Parang kayo, kung mababawi naman yung once na may benta. Kasi extra, may extra weight siya tingin ko. Kasi yung nga sinasabi po, mas malalaki yung mga baboy po. Kikita po, kasi alam ko nasa mahigit, ano na to eh, 50 kilos na yung mga bili ko eh. Eh, ilang buwan pa. Mga, nasa ano na po siya, 109 days. Bali, 74 days po. Minus nung binili ko 2 months and a half na po sa akin. Meron pong 2.2, meron 2.5. Meron 2.3. May iba po ang presyo. Siguro may papay lang namin na subukan. Kasi pag hindi tayo susubok, wala mangyayari. Wala tayong mapapatunayan kung hindi tayo susubok. Subukan muna. Ngayon, wala naman mawawala eh. Kailangan ka sumubok talaga. Yun, parang gano'n lang yun. Kasi gano'n din ako nung umpisa eh. Kailangan ko sumubok para malaman natin kung ano talaga epekto. Eh, sa ano naman, awa naman ng Diyos, tingin ko maganda naman ang epekto talaga. Talagang nakakatulong. Maraming salamat din po sa pag-visit nito sa atin.